kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang mga tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan. Tulad ng kanyang pangako, at dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa ibang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang isang katangi-tangi sa bayan ng Israel ay hindi lang na sila ay naniniwala sa iisang Diyos. Ang ibang mga bansa sa paligid nila ay naniniwala sa maraming mga Diyos. Ang katangi-tangi sa kanila ay sila ay may espesyal na kasunduan sa kanilang Diyos. Katipan nila si Yahweh na kanilang Diyos. They are a covenanted people. Ano ba ang tipan o kasunduan ito? Na ang Diyos si Yahweh ay kanilang Diyos. At sila naman ay ang bayang banal para sa Kanya. Dahil sa si Yahweh ay ang Diyos nila, aalagaan sila ni Yahweh. Ibibigay niya sa kanila ang lupang ipinangako sa kanila. Pananatilihin silang masagana sa lupaing iyon. Dahil sa sila ay ang bayan na pinili ng Diyos at banal sa Kanya, si Yahweh lang ang ituturing nilang Diyos at ang kanyang mga utos ay susundin nila. Yan ang kasunduan. Yan ang tipan. Ang nakakalungkot ay hindi sinunod ng mga Israelita ang utos ng Diyos. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, kaya nawala ang lupain sa kanila at napailalim sila sa ibang mga bansa. Tayo mga Kristiyano ay mayroon ding pagtitipan sa Diyos. Ito yung bagong tipan, the New Covenant, the New Testament. Naging bahagi tayo ng bayang katipan ng Diyos, ang simbahan, nung tayo ay binyagan. Mas mahigpit ang ating relasyon sa Diyos. Siya ang ating Ama at tayo ang Kanyang mga anak. Bilang butihing Ama, babantayan niya tayo. Magiging maayos ang buhay natin dito sa mundo at dadalhin tayo sa ating tahanan sa langit. Bilang mga anak naman, susunod tayo sa mga utos. At ang utos niya ay magmahalan tayo. Mahalin, pangalagaan at ipagtanggol natin ang ibang mga anak niya, ng mga kapatid natin, lalo na ang mga mahihirap at mahihina. Sana maging tapat tayo sa kasunduan ito. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagsusuri kung kamusta na ang ating relasyon sa Diyos na katipan natin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.